Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapahala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumain niyo. At sumayo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Felipe Neri, isang pari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumupuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat. Maging Hudyo o Griego. Nandumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, inihukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon'y tutungo ako sa mga hentil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Husto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig na sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo
yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa inahayag. Ang tagumpay na ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa'y nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa'y nahayag. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing, "Kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli"? Sabi pa niya'y, "Sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po sa konteksto ng ating pagninilay, apat na araw na lang at si Kristo'y aakyat na sa langit. Tayo po ay nasa ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Si Kristo'y namatay, muling nabuhay, at siya'y muling babalik pagdating ng panahon. So ito po yung nagiging tema ng ating pong mga ebanghelyo. Ito yung mga pamamaalam o pagpapaalam ni Jesus, paghahabilin sa kanyang mga alagad. Na ngayon, narinig natin na sinabi ni Jesus, "Konting panahon na lang at hindi ninyo ako makikita." Mismong si Jesus ang nagpapaalala sa atin
na walang sino man sa atin ang pwedeng mabuhay ng habang buhay dito sa mundo. Aalis at aalis tayo. Kailangan natin harapin, kailangan natin tanggapin, at lalo tigid, kailangan natin ihanda ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay sa pag-alis natin dito. Ito yung isang bagay na ayaw natin pinag-uusapan, pero sa ayaw at sa gusto mo, matatapos ang iyong oras dito sa mundong ito. Minsan po, hindi makakabuti yung isipin mo na hindi ka dapat umalis kasi maraming umaasa sa iyo. O kaya naman yung inaalala mo na paano na sila kapag umalis ako? Paano na sila? O sabihin natin, pag umalis, ano bang ibang term? Paano na sila kapag namatay na ako? Isa yan sa mga bagay na nagpumipigil sa atin, na para bang tayo ang may control sa buhay natin. Yang katabi mo, isang araw, aalis yan. Yang katabi mo, isang araw, mawawala yan at kailangan niyang umalis. Kasi hanggat nandiyan dyan yan, hindi ka matututo. Hanggat nandiyan dyan yan na sumasandal sa iyo, hindi yan magmamature. Hindi yan matututong mag-handle ng responsibility. Kaya nga habang may panahon pa, turuan mo paano mabuhay kapag wala ka na. Kung paano maging mabuting tao kapag wala ka na. Kung paano sila magsumikap kapag wala ka na. Realidad po yan ng ating buhay. Sa pinagdaanan natin, nitong dahil sa COVID, hindi natin napigilan at sadyang hindi mo mapipigilan ang pag-alis ng tao sa mundong ito. Kapag ginusto na ng Diyos na bumalik ka na sa Kanya, aalis ka na. Maliban na lang talaga kung ayaw mong pumunta sa Diyos. Eh, saan ka pupunta? Nawa po, no, sa pagkakataong ito, ay mas mapagnilayan din natin, no? Yung ating mga panalangin, bahagi ba niyan ay yung sa iyong pag-alis, may natutunan ba at may naituro ka ba sa iyong mga iiwan para magpatuloy ng kanilang misyon? Bawat isa sa atin may purpose. Bawat isa sa atin ay mayroong dapat na gawin para sa ikararangal ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, inihahandog sa atin ng Diyos ang Kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa Kanya. Ang ating pong itutugon, gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang simbahan naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati naway makaranas ng nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos.
Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati, naway makaunawa sa tunay na kalagahan ng kanilang buhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumaon ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sayang nagsalo aming sanang mga alay gawin mong totoo itong ala katanapay ibugot katawan mo. Magstayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain, ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak. Nasambahin ang ngalan mo at paglingkuran ng kapwa-tao, gaya ng ginanap ni San Felipe Neri, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang iyong mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, ninasalamatan kaniya,
Hinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalinghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Buong kababaan, lab tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin. Magsiyo po muna po ang lahat. Maaari na pong tumayo o lumabas ang mga nasa gilid ng simbahan. Panatilihin po ang physical distancing.